Hi guys, so ngayon guys, second game na namin ni Idol Okata. First game guys, nanalo tayo sa score na 4-1. Tara tayo. Narelyan natin siya, kaya tinuloy-tuloy ko na at inend ko na agad. Pero guys, pinabanse ko siya dito guys. Pagbigyan natin si Idol, sabihin natin banse. Para man lang, meron kami second game, baka makabawi siya this time. Inapit tayo guys, di ba? Mabawi tayo second game. Antik lang, walang ganti. Anong gagawin ng Choco sa naka-purify? Guys, sobrang lugi ako dito guys, hindi ko to na-practice. No first item na. Hirap naman yan. Hirap naman yan. Oh, hirap siya dito guys. Na-worry ako eh. Guys, yung ultimate ko talagang walang kwenta, no? Legit talaga walang kwenta. Kapag may kalabang ka, ano, purify lang talaga counter sa Chou eh. Hirap siya dito, na-worry ako eh. Tapos Goshen pa yan, pwede niya ako bawasan kahit ano. Pumapag na si Idol early game, oh. Kamali pa ako ng combo sa akin. Okay guys, delicate style dito par. Wala na. Kanalo na ako. Baliw ko, dapat inuno ko na yun. That inaggressive ko na, kaya ko siya. Mababala pang level 4, kaya ko siya. Yung ginagawa ko sa buhay ko. Pina-content lang pala guys. Pati pina-content lang, no? We will leave no one behind. Uy! Joke lang, wala pa, wala kang le, ano. Tignan nga natin, check damage nga. Kaya natin siya guys, palagang nga pag wala pa level 4, that inaggressive ko na sobra kanina. Wala, recall na ulit ako dito. What if pina-content lang talaga ni Okata? Big nag-box siya. Hindi ko talaga guys sure kung paano ko siya mapapatay pre. Ayan, level 4 na kami guys. Wala siyang buhay. May ilang kumombo to. Naka-purify ako. Ano saan naka-ano siya eh, purify eh. Ikaw naman na mabuli! It's on guys! Nabalitaan ko rin kasi guys na ano eh, kapag 1v1 Chou nagpo-purify sa Okate. Talaga palang pwede yun. Nakala ko bawal mag-purify kapag ano. Kapag 1v1. Natin palagan. Eh no, masakit tayo diba? Uy! Kung tumama yung combo niya! Eh, di tumama. Kung tumama yun, siguro babalikan niya ako, ewan ko. Kaya natin naman siya early game eh. Medyo di pa masakit yung Goshen pag early. Sakit naman niya? Master Assassin? Kasi... wala nang kwenta yung ulti ko. So, paano ko magagamit yung ulti ko na may purify siya? Ang gagawin niya dito guys, hindi siya papalag pag wala siyang purify eh. Hindi siya lalalim. Step by step, we are getting... wala akong mana dito, maubusan ako. Pero dito guys, ano, mabagal mag-farm ang Goshen pag walang purify. Pag, wag lang niya tayo mapatay kasi pag napatay niya tayo, dire-diretso farm na niya. Dito guys, ano lang, ewan ko. Siguro guys, hanggang late game pa muna to. Wala mo nang papalag sa amin eh. Kailangan ng boots, no? Boots ko na kaya siya, huwag na ka magkano. Sige, okay na to. Ano muna tayo dito guys, farm muna, clear muna, ganyan lang. Op, dito, pumunta siya. Uy! O, diba guys, nakita nyo kung kano kasakit? Trigger na. Guys, top 1 PH Goshen. O, contest yan dito. Wala ka namang retry para, patay ka ata. Oy, ayun na, ala, late yung purify niya. Ay, gagi, sakit! Sakit ba rin niya? Yung late yung purify niya, tumama pa yung ulti ko. Hindi ko siya pwede bigyan ng fair fight. Guys, kapag naka-purify kalaban nyo sa Chou, ang gagawin nyo na lang, i-spam nyo ulti nyo. Kapag na-ultimatean nyo, spam nyo agad para itama mo na agad. Huwag mo na papalayuin. Diba guys, ang gagawin mo, papalayuin mo muna yung ulti mo, diba? Bago ka bumalik. Ngayon, kapag may purify kalaban, i-spam mo na agad para itama yung damage. So yun lang only way siguro natin. Kung tumama yung ano, kung mas mabilis yung combo niya sa akin, siguro niya, napatay niya tayo doon. Makachamba lang yung third first ko, naabot ko pa siya eh. Kaya niya rin ako dun eh. Grabe guys, nakachamba pa tayo. Nakaisa pa ako kayo ngayon guys, nakaisa na ako. Pwede na kayo mag-alis ng video na to. Unahin malad guys, madudurog na ako dito mami. Madudurog na ako dito guys, huwag nyo na panoorin. Nakakombo siya, pwede niya ako bigyan eh. Ah, wala siyang purify ngayon, cooldown pa. Pucha yun, yung hindi ako magaling eh. Yung mag-memorize kung kailan mawawala yung cooldown niya. Gagi, kaya niya ako patayin. Wait lang, pa-clear lang ako.
All one to guys. Best of 3. Nag-greedy ako dun ha. Nag-greedy ako sa minion eh. Gusto ko muna i-clear eh. Tapos tinake advantage yung greedy kong yun eh. Gusto ko lang naman mag-clear ng minion eh. Hindi pa ako ready. Iba na rin yung item niya dito no. Kanina yung first item niya, lollipop eh. Clock of Destiny. So na kaya siya guys. Okay, lapit pa lang din naman yung gold. Dito guys, wala, gagangster rin talaga tayo dito ng ano. Ay, abangan natin dito. Lapit ka na, boss. Walang tao, boss. Ah, may purify na. Ah! Ligar na. Guys. Ang hirap. Nakita nyo ba? Ang hirap na ito. Lamang na siya guys ng ano. Lumamang na siya kanina. 100 lang lamang niya. Ngayon, dami na ng gold niya. Pero dito wala na siyang purify, kaya di niya kapapalagan. That's for sure. Hintayin niya yung purify niya. Kita ako niyan ah. Alam ko na yung mga ganyan eh. Nasa bush yan pag ganyan eh. Siyempre di ako dadaan dyan. Sobrang tagal ko na naipag 1v1. Alam ko na nakapag nangaabang yung tao eh. Pag parang fishy yung paligid. Sabi ko na nandun siya sa bush na yun eh. Ito, nagbo-blue buff yan. Matic yan. Nagbo-blue buff muna o red buff yan. Kailangan guys, kapag sa 1v1, isipin nyo kung ano yung iniisip ng kalaban. Kasi kung ako yung Gushion kanina, doon ako papeso sa ano eh. Ta bush eh. Dadaan ako doon eh. Siya nagpapakita. Nagpa-farm na lang. Kanta siya ng ano, player. So dito guys, tayo na yung dehado. Kasi nga nakapurify yung kalaban natin. Ang gutom na paghandaan. Ngayon ako guys, nakalaban ng purify na kalaban guys sa 1v1. Pag nasa mid to, nag-red. Kung normie nga lang kalaban mo, tapos nakapurify, lugi ka na eh. Paano pa pag ano, diba, top PH Gushion. Di na malakas mag 1v1 sa Gushion. Tapos lalabanan mo, nakapurify siya, diba. Kapag niloloko ko na lang sarili ko eh. Stay safe pa siya. Pero at least nakaisa na tayo, okay, that's for sure. Kung kanina guys, na 4-1 natin siya nung first game. 4-1 naman yung score eh. Okay lang dito guys, at least nakascore na tayo isa. Ayun, okay, isa na tayo. Nice, okay na ako dyan. Purify yung kalaban eh. Oy! Pucha. Tumingin ako sa minion saglit, tapos nag-dagger siya. Pre, kung tinamaan ako ng dagger nun, baka napatay niya ako. Hey, safe na si pari. Malalim na to masyado. Ayan na, kukombo na siya. Huwag nakombo. Ay! Guys, kung nakomboan ako guys, nung first kill niya doon, patay ako. Promise, sinisigurado ko sa inyo. Practice niyo pa yon sa custom. Mapapatay niya ako doon sa ganung scenario. Kaya nag-flicker na ako agad. I'm tired, nag-flicker na siya. Ilang seconds ba ulti nun? Ay gagi, kami ulti ka na na. Shit! 1-1 to guys, 1-1 na. Magka-flicker to. Guys, napakahirap talaga, oh. Ito ata pinakamahirap na match na malalabanan ko, guys. Bukod dun sa, ano. Guys, nilabanan ko dati si King Fear, eh. Ewan ko kilala nyo yun sa TikTok, yung King Fear na Tamus. Bagay, malakas din kasi sila mag-Tamus. Malakas din sila sa hero nila. Pero lugi talaga ako sa hero. Mabog na yung mid, tsaka top. Tamus nilabanan ko, sobrang hirap. Pero hindi niya ako napatay. Hindi ko rin siya napatay. Hirap na ni Tamus. Lugi-lugi ako. Hindi ko siya mapatay. Nakapag-farm pa rin siya, no? Ito, hindi lang pala lamang ko. Kaya match pa rin. Hindi pala ako lamang. Hindi ko sure kung mananalo ako, guys. Pero panoorin nyo na lang. Kung si Okata, positibo. Ako, negatibo. Oy, ayun na siya, guys. Uy, kagi, buti na dodge ko yung ano niya guys, yung first kill niya. Hindi tumama yung dagger niya, pre. Kung tumama yung dagger niya doon, patay ako. Ayun o, pucha na yun o. Diba, walang kwenta talaga eh. Wala siyang flicker. Sumipa na siya. Baka mag cooldown. Kanina yung dalawang ulti ko, tumama pa eh. Pero ito yung ulti ko ngayon, nadadodge niya na. So that's not a good thing guys. Ayun no, lamang na lamang talaga siya dito pre. Ano ba yung gold? Lamang ba ako sa gold? Play set niya na. Gold. Uy, pantay lang kami pre. Pantay lang kami ng gold guys ha. Pucha na yan. Ito na naman tayo guys eh. Uy, wala siyang ano. Wala pa siyang purify diba?
Igagi, nabori yung anak ko. Ayun pa namatay ako. Ay! Gagi, nawala. Sayang. Patay sana yun. Napatayo ako. Gagi, sabi sa inyo guys, hindi ako kabado. Dito nagkakape. Timing is the key. Nakita nyo yun, guys. Amit, guys, nawala! Tinry niya tayo i-trick gamit yung dash niya. Kunwari, pupunta na siya sa atin. Nag-ano siya. Pero hindi ko ginamit agad yung second ko. 3-1 na sana. Amit naman. Lamang lang naman siya sa akin kapag may purify. No, tapos talo na siya kapag wala siyang purify. E bago siyang ano ah, tactic. Ang gagawin niya ulit sa akin yung ganun. Yun lang naman eh. Ang gagawin lang naman niya dito dapat ni Okata, magpe-play safe lang siya kapag wala siyang purify. Huwag ka mag-angas. Huwag ka mag-angas kapag wala kang purify. Kasi hindi ka mananalo. Like seryoso yun pre. Hindi mananalo yung Gushen kapag walang purify. Kasi guys, kapag inultimate niya, kapag kinombuan niya ako. Tama siya ng gold no? Utik na yun. Kala ko ako'y lumalamang. Siya yung lamang sagod. Pero talaga yung mga nakalaban ko guys, durog na turog talaga ako ng Gushen versus Cho. Nag-practice ako. And guys, naka-ano na tayo par. Naka-malipik na tayo par. Para dudugo na yung pat ni Gushen pre pag sinantok ko dito pre. Nag-ano siya oh. Full damage. One dip item pa naman. Pag nasantok ko talaga yan pre. Lalo na pag nag-hunter strike ako mamaya. One punch pre, seryoso. Mala ano, mala Braxing naka creation camp. Ganon kasayad yung damage ko. Pero hindi ko na kailangan mag creation camp. Kailangan ko lang na maayos na build. Talagang ano yung gagawin niya eh. One dip item eh. Parang mag-play ka rin nga agad ata ito eh. Burn purify. Pero ganun gagawin na ito eh. At least guys, hindi tayo nadurog. Yun lang yung gusto ko dito mangyari. Alam kong matatalo ko dito guys kasi purify. Kung si ano kung si Okata pa sa Tibo, ako negatibo. Di talaga ako mananalo guys sa ano, Gushen na purify. Kahit anong mangyari, di ako mananalo dito. Oy, kaya niya na ako combo dito eh. Uy, patay. Shesh. Kapatayan gagi. Sakit no? Sakit na ano niya kahit di ako tinatamaan ng mga skills niya. Sakit na normal. One hit no, physical damage. Kinapan natin ng Hunter Strike pre. Hunter Strike pa, tapos one hit na yan, okay? Dito guys, kung ako sa Gushen guys, dapat mag-dep item na siya kahit anti-Kiras. Ang best counter guys, kapag malakas yung physical attack ng kalaban guys, Kiras. Okay, yun yung pinakamatagal yung time to kill. Kahit mag-dominance ka, blade armor, Kiras pa rin yung pinakamatagal. Kaya ano, Kiras yung i-build nyo dyan guys mamaya. 7 seconds, magka-purify tayo. Pero guys, na-practice ko eh, kahit naka-def item ka ng Kiras, kaya pa na natin ma-one-hit yun. Kapag sobrang sakit ng burst mo eh, kahit wala na kwenta yung def item eh, so sobrang sakit eh. Sakit ang item niya. Pure damage. Parang mas priority ko yung ano yung rapid boots. Papapera muna tayo guys. Pero mamaya baka palitan ko na. Lalagyan ko ng emo. Emo na siguro diretso, din ako magma-magic def. Kiras ba tayo tol? Noong unang laban ko sa Gushen, sabi nila, ano? Pangit daw yung Athena, nag-a-Athena pa ako. Hindi ko sure kung naka-stay yung snipe siya o hindi eh. Namumbal siya ng gold. Guys, wag na wag niyong i-ano ah. Kapag sa mga ganitong laban guys, importante na mag-clear ng minion, okay? Wag niyong papabayaan yung tori niyo. Kahit sobrang durog niyo yung kalaban, 10-0. Pero kung hindi ka marunong mag-clear tapos pinapabayaan mo yung tori mo, wala mangyari sa'yo. Wait lang guys, kunin ko na ito isang strategy na naisip ko. Baka gumana eh. Kaya ayusin nyo guys yung pag ano nyo guys yung pagki-clear nyo ng minion. Ang tawag doon tamang ano, pag-control ng mga lane. Yun yung key sa 1v1 guys. Hindi ka mananalo sa lakas mo, mananalo ka sa lakas mo mag-clear ng minion. Kaya huwag nyo sasabihin guys sa lakas kasi ng minion mo. Hindi ka na marunong mag-clear yung pinoprotektahan yung minion wave mo. Masasaktan pa ako doon eh. Tara nga. Wala na kwenta yung def item ko na magic def eh kasi mapapatay rin naman niya ako nevertheless. Sobrang sight ng burst niyan. Kahit mag def item ako ng isa mapapatay niya ako. Kahit nga mga tank mapapatay ng Gushen eh. Ako pa kaya? Kita kaya niya ako din. Yo guys, ingat tayo, nawawala siya sa mapa eh. Mga nandito eh. Gagi, baka mamaya bigla niya akong sunggabin dito ah. Should be diretso. May set niya naman. Pressure lang siya. Hindi lalaban to. Hintayin niya ka ma-pressure. Parang sarang game lang, diba? Kapag may lord kayo, isasabay-sabay niyo lahat na minion. Parang ganyan, isipin niyo lang may lord kayo palagi, kailangan sabay-sabay minion niyo. Para ma-pressure siya guys kung hindi niya alam kung saan siya magde-dep. Saan ako magde-dep? Sa top mid bot.
Hindi mo na madedep ng isang beses ka lang magdep. Tigogi. Bibili pa lang ako. Ito sa harap ko na pala. Makita nyo yun, pre. One hit. Yan ang sasabi sa inyo, guys, eh. GG ata ako, guys, ha. 47 seconds. Gagi. Gagi na recall ko. Hindi nga tinapos. Pucha, tapos na sana yun, eh. Mapapascore pa ata to. Ang sakit na. Ginaraw ko yung scroll ko the last minute nang magre-recall ako, putik. Ang ginawa niya sa akin, CPAP leaker, nag-purify ako. Hindi ko na-sustain. Wala, di ko ata matatapos. Dapat kinlear ko na yun, eh. Na-recall ko. Tapos na sana yun, guys, kung di ako nakapag-recall. Na-recall ko. Kaya ngayon, natapos na, eh. Di niya kinat. Paurat nga ako. Tapos na sana yun, guys, kung ano, di ako nakapag-recall. Matatapos na minion yun. Ikiklear ko yung minion. Hahaha. Tumatawa siya. Ibig sabihin, nanonood ng live yung alaban. Hahaha. Nanonood ng live ang potek. Roberes pa na sinasabi ko. Tanga ko doon. Nasasabog na ako ngayon, pre. Uy, nandito yung Gusion, pre. Uy, nag-combo yung Gusion, ah. Wala siyang ulti, pre. Nakita nyo yun, guys, diba? Ready natin yung, ano. Isa siya. Kaya ba natin siya habulin? Wala akong flicker. Dito tayo sa gilid. Baka makomboan tayo, eh. Nag-bush ba siya? Ah, nag-bush siya. Ayoko, guys. Ayoko pasuhin sa bush yun. Kukomboan niya lang ako sa bush, eh. Gagi, guys, yung build niya. Naka-antique, tapos naka-ano. Wind of Nature. My fist will be the last thing they see. Sayang, eh, no? Konting-konti na lang yung base nyo. Hindi pa natapos ng minion. Dapat ba inan ako na lang? Kinlear ko yung minion niya. Gagi, dami kong error. Gagi, wala akong combo. Waiting sa flicker. Pala sinapak ko na siya. Ano pala, sinapak ko na yun. Kaya ko, hindi, naka-winchan kasi. Naka-winchan ba siya kanina? Gagi, yung tap ko. Tap mo na ako. Go back. Basag ata tap ko. Sayang, guys, dami natin error. Baka matalo pa tayo. Di ko alam, guys, eh. Sa late game, eh. Sobrang save kasi niyan, eh. Chambahan na lang to, pre, eh. Kung sinong mamatay sa amin, panalo. Pag namatay ako, panalo na siya. Pag namatay siya, panalo na ako. Ganyan na yun, guys, ang gawain kapag late game. Kasi kaya na ma-end na minion yan. Tapos matagal na yung spawn time. Maunat na ba ako ng ganito? Hindi ko kayo sustain yung ano niya. 2 seconds na damage. Na-purify naman ako. Okay, guys, naka-ready yung immortality ko para anytime. Bilis mag-load na ito. Maka-arrest po agad sa akin ito. Yun din yung advantage, guys, kapag nakiklear ka ng minion wave, eh. Pag nakiklear ka ng minion wave, kahit mapatay ka niya, wala naman siya minion. Diba? May time ka pa. Dito, guys, paka nandito siya. Kaya ano, guys, ha, kung gusto niyo gumaling sa 1v1, ha, huwag niyong maliitin yung importance ng pag-clear ng minion, okay? Hanggang river cut. Bawal yung ganong cut, dapat hanggang river lang. And guys, binenta ko yung BOD ko. Sobra sa ina ito, one hit talaga. Chambahan to. Pag hindi ko siya napatay, ako yung patay. Okay. Only one way to know. Justice shines brighter in the dark. Oy! Gagi, kaya. Kaya sustain. Basta pull down siya. Ano siya? Winchant? Nag-winchant ba siya nun? O siyang sipa, tsaka plika, no? Uy, sakit. Nabawasan yung tower. Ba tinuloy ko na? Gagi, patay yata ako. Imo! Pucha, di umabot! Kaya sustain, nice. Nabili ko, eh. Kahit naka-BOD na siya, no? Basag tong mid. Crucial to. Tingnan nyo, guys, kung matatapos niya. 40 seconds. Yan dapat yung ginawa ko kanina, eh. Pero mas lugi nga lang siya kasi kanina mas angat yung minion ko, eh. Hindi ko sure kung matatapos niya. Tapos auto. May lalabas yung minion wave ko ng 12 seconds. Tignan natin, guys, kung matatapos niya. Ayun na, may minion na. Eeeey. Pagamka ang minion, hindi pa tapos? Hindi pa, guys. Konti na lang, guys, so kalahati yung tori ko. Ito na talaga yon, pre, kung sino mamatay sa amin. Tagal niya na mabuhay. Pag namatay ako, talo na ako. Pag namatay siya, talo na rin siya, guys. Isang deaths na lang kami parehas. 4-4 yung score namin dito. Pero ako, guys, talaga, honestly, umiiyak talaga ako sa Purify. Hindi ko talaga kaya yung Purify.
Natingin ko ano ako. Ewan ko eh, nakakachamba lang ako kaya feeling ko nakapatay ko. Are you tired of sifting through a sea of trading platforms? All promising the same old thing. Look no further. Introducing JetVix, the online CLEB platform that's anything but ordinary. At JetVix, we believe in one thing. Trading should be accessible to everyone, regardless of experience. Our user-friendly interface is tailored for both beginners and seasoned pros. With a plethora of stock and asset choices, you'll have everything you need to craft your ideal trading portfolio. Say goodbye to limitations and hello to endless possibilities. And what's more, we believe in second chances. Life's too short to be stuck with your mistakes. That's why JetVix offers Respawn. Respawn gives you the opportunity to learn from your past trades and start anew. Because we believe that everybody deserves a second chance. Worried about complicated transactions? Don't be. JetVix makes it easy and convenient. We accept GCash, making your financial moves as seamless as ever. So why settle for just another trading platform when you can have JetVix? The exceptional, the accessible, and the ultimate choice for all your trading needs. You can download it on Play Store. Just search JetVix. Download now. JetVix. Trading redefined. Join us today. Okay. Nakachamba lang ako kasi ano, masakit yung basic ko. Ito ako stream step nga pala to. Alam yun dito ako. Hindi ko alam na may nagbibuild wala lang ganyan pag Goshen. Pwede pala yon, gagana pala yon. Kasi nakita ko guys kanina eh, hindi ko siya na-one-hit eh, dun sa ano, sa taas. Nakita nyo yun, diba? Tinali ko yung one-hit siya dun, full ano na ako nun, full combo na ano, physical attack. Tinatago niya ilang item niya. Yogi, kinakot niya hanggang dulo. Nang walang mundo. Hindi nga ta alam na hanggang river lang. Hindi ako magbibuild na anti-depth, diretso emo na. Guys, kung sino mamatay dito, talo, okay. Kunat ng Goshen nyo. Ba't may shield? Gawin, kinakot niya pa din, no? Kasi yung basagin yung side ko. Step by step, we are getting closer to victory. Mag-winter truncheon ba ako? Basag, 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 basagin mo, basagin mo. Oh, basag ba ko, tek? Ginagulangan ako. Ginagulangan ako na ito, ah. Cut ko nga. Pero lamang ako sa clear sa kanya kasi mas mabilis ako tumakbo. Kasi mas mabilis ako mag-clear. Kung sobrang garapal ko, guys, papatagaling ko to 1 hour, eh. Tapos ano, kiklear lang ako buong araw. Nasa yoko ba? Atrasyoan nyo ako, eh. Ay, gagi, basag yung top ko. Maka-ready na yung emo ko. Kagana ba akong batong build na to? Oy! Kaya niya ako comboan po. Tsa, wala kasi minion eh. Guys, yung dagger ni Goshen, ang only way na madadodge ko yan kapag may minion na akong katabi. Yun talaga yung ano eh, parang shield eh. Kumbaga sa basketball, parang screen. Oy po, tsa. Igagay na ko yung emo. Buti nakita ko agad. Nakaready na yung emo ko. Yari ka, yari ka, yari ka, yari ka, boss. Wala kang ulti, diba? Ay! Ay, gagi, namatay ako! Ah! Patay rin siya! Wala, napatay ako! Natunaw, natunaw! Untog, alamin na buhay si 70 seconds, guys! Gagi, guys, GG. Talo, talo siya, guys, talo siya, guys! Nice one! Hindi ko expect, guys, na masusunog ako. Side pala na sunog nun. Ang sight na sunog niya, guys. Buti na patay siya dun, guys, no? Patay tayo. Pero score namin is tie naman, no? Ilang magandang laban? 30 minutes! Nilabanan niya tayo, guys. Maraming salamat. Natapansin niya. Maraming salamat, pre. Nice game, nice game. Maganda laban yun. Maganda laban yun, guys. So, sana nag-enjoy kayo dito sa laban namin, guys. Maraming salamat sa panonood nyo. Abangan nyo ulit yung mga next video natin. Suggest kayo, guys, kung sino gusto nyo nating next na labanan, guys. Kung may pro player kayong gusto nyo labanan ko, mga sikat pa. Tagtarin nyo sila na message. Sabihin nyo, labanan mo si Sight. Hanggang sa, ano, makilala nila tayo to sa labanan natin. Para malagay natin sila dito sa YouTube channel natin. So, ayun, guys. Maraming salamat sa panonood ng video. See you soon sa next video natin.